Okay. So, ito na mga kagala, walang kasawa-sawa, no? Update ulit tayo sa Rojas Light Market, di ba? Kasi nung huli natin punta rito is December 31, 2022. Kung saan ilang oras na lang ay mag-New Year na, pero marami pa rin mga namamasyal sa Rojas Light Market. Tapos yung pangalawa natin balik dito is January 1 talaga siya ng gabi, which is kung kakatapos lang mag-New Year, marami pa rin handa sa mga bahay-bahay. May mga hangover pa ang mga tao. Pero bukas pa rin itong Rojas Light Market, no? May mga tao pa rin na namamasyal, nagpipicture taking. So, andyan na naman sa ating mga last day, no? Na-upload natin yan. Tapos, yun, may mga nagtitinda pa rin. Although, konti lang, pero marami pa rin mga napuntahan, mga nagpipicture-picture, namamasyal. So, siguro, yun yung mga dito nagbakasyon sa Davao. Dito sila nag-celebrate, nag-spend na kalang holiday. So, yun. Bali, ngayon naman is January 3. So, normal days na siya. Like, pasokan na siya. May mga trabaho na, no? Uy, puwit niya. So yun, sorry, di ko sadya yun. Nakuha yung Anyway, so yun, bali January 3, regular day, Martes, back to work, back to school, lahat-lahat, no, balik na sa normal na buhay. So yun, kung pansin nyo naman, marami ng mga nakapwesto, mga nakatuldan, mga pwesto, no, mga natitinda. So, ibig sabihin, expected na mas marami din ng mga tao. Ito, maraming mga nakaupo dito sa bench na to, under the tree, mga talisay tree, kasi baka siguro puno na rin doon sa yung mas maraming park, may maraming mga upuan doon na park din na area. So kita niyo sila, 'di ba? Dito na nakaupo. So tara, puntahan natin sa loob. Pasok tayo. Ang Davao City, underrated pa rin siya, or kumbaga underrated city when it comes to tourist spots. Kahit pa daw sa sobrang dami ng mga turista na nakapunta sa Davao, pumupunta, bumibisita, pa rin siya rated as, yan pa rin, kumbaga underrated pa rin siya, labeled as underrated city when it comes to tourist, kahit pa sobrang dami na nang nagpuntahan dito. So ibig sabihin pala yan, underrated. Anyway, so pasok ko tayo dito. Yan, palihog tanggal, face mask ug hangat sa CCTV. So yun, iba to ng ibang vlog to nung December 31, 2022. Yung ilang oras na lang ay mag-New Year na. At iba rin to na vlog sa January 1, kung saan walang tao, tulog, lahat hangover, maraming pagkain sa bahay, pero marami pa rin namamasyal. At ngayon naman is Martes, no? Regular holiday. I mean regular day. Wala nang rason para tumambay sa bahay, manatili sa bahay, kasi lahat ay may pasok na sa eskwela. Ang iba ay back to work. And so, regular day, normal na ang buhay, kaya heto, mas marami na mga tao, no? So, kumbaga parang, ayun, nakakatuwa, mga taga-Davao, kakain pa rin nagkakain, kahit anong oras, kahit anong araw, no? Basta may pera lang. Yan, balik na sila, Back to normal na ang buhay. Yung mga pamangkin ko nga, tsaka yung nanay ko, nung kahapon, nung nagsanggipsal, gulat ako noon, kumbaga, paano nangyari yun na gusto lang kumain, samantalang marami namang ulam, pagkain sa bahay, di ba? Nagsanggipsal pa sila, 350 per head. Samantalang marami pagkain, di ubos. Gusto daw talaga kumain ng pork. Kasi nung New Year kasi, walang handang pork. Kasi non-pork eater ako, pati yung nanay. So yun, trip lang kumain ng pork, kaya yun, nagsanggipsan. So yun mga kagala, di ba? Kanina lang, wala tong tao. Like mga 5-something. Pero kahit alas 5 pa lang, kakabukas pa lang ng Rojas Night Market, ang dami nang kumapasok kanina. Kahit wala pang usok, no? Di pa nagsisimulang mag-grill, kasi ang purpose nun para makaupo talaga sila, makahanap sila ng bakanting upuan. Kita nyo naman, daming tao nyo, no? So kung ganitong oras kayo papasok, medyo malabo na kayo makahanap ng bakanting upuan. Diba, ang dami lang, Yan. Mangga. Hello, Mr. Mansu.
color pala ni So, wala na, patay na ulit ang ilaw ni Marco Polo. Samantalang nung December 31, yan, mayroon pa silang pa-sparks dyan, pa-blink-blink na kailang ilaw, 2023. Welcome, 2023. Tapos, nung January 1, 2023, hanggang sa hapon na siya is paggabi na, yan, nawawala na yung dahan na nawawala yung 2023. So, ganyan ka-supportive, no, si Marco Polo. Lahat ng event, napa-Valentine's Day, Halloween, yan, Holy Week, Ramadan, talagang nakikipag-ano sila cooperate. Diba? Dami kasing tao dito sa Davao talaga. So, di ko alam ngayon kung anong hitsura ni Big Bang Park, pero minsan puntahan natin yan, baka bukas, no? O sunod na araw. Ay, mga Kasi nung January 1 linggo, doon tayo nagpunta, walang tao, sarado. Tapos kahapon naman January to, hindi tayo nakapaglabas para mag-vlog. Gawa nung, yun na nga, nagsamgipsal, tapos maulan. Yun, dami mga pabango dito, tapos may mga pag-gold pa. Okay. So dito tayo sa mga pit lang may mga tayo nakikitang mga beads in yun mga borloloy. So yun know, meron din dito yung parang sa Aldivinco mga gift shops. Pero siyempre iba talaga pag Aldivinco no? Mas marami kang makikita. Oh, yun. Ito yung madalas ito yung pinaka-spot talaga siya for picture taking ng mga namamasyal sa Rojas Night Market. So, nung January 1, hanggang dito lang yung pwestuhan. Ngayon is, na siya, buong kalye na talaga siya, no? So, yun, no? Kung diba, ganun ang damit ni Angkol, oh. Diba, Hawaii-Hawaiian. So, yun yung yun yung rason ba't bumili ako ng ganong damit. Ito yung akin, yung damit natin, yan. Hawaiian style kasi ang nipis malamig sa balat komportable talaga maglakad so hindi ka masyadong pagpapawisan no tsaka ang bilis labhan ang bilis matuyo tsaka kahit hindi mo siya plansahin ng maayos hindi siya masyadong halata yung kanyang gusot gawa nung sa design nga niyan di ba so nung January 1 wala tayong nakikita ang mga RTWs yung mga dry goods ngayon meron na mga sapatos okay Sino yung Aldivinco is gigibain na talaga siya gawin siyang condominium. Iba rin pala sa may-ari din ito. Dati dito, tambayan. Itong lugar na to tambayan to dyan sa likod niyan. Tapos pwede ka mag-yose, tapos may bilyaran din. Ihian, ganun, no? Ay, pag-clip pa. Ay, gusto ko clip, guy. Blouse tatlo $450 20 ang isa mura lang diba dami tao no January 3 no so, parang mga tao ang bilis na ka-move on sa holiday Tagpila yung pumilo ko eh. 100 sir. 100. Tagsasintam to sa una. Sige. Marble mo
Wala kayo, ano? Pa-testing? Kwan lang. Kasi tamang-tama at pabalik na ulit tayo ng Maynila. Tama to. Mailbox tayo. Itong si Kuya Toto, ano to eh, kumbaga, hiningan ko siya ng calling card, tapos yan, natawagan ko siya para the day na pupunta na ako ng Maynila. Pick-upin mo na. Pick-upin ko na lang siya. Yan pala, tulog siya. Eh, akala ko kasi dito hanggang alas 3, alas 4. Kalo bahay niya dito lang, no? Around the corner. Yan pala, malayo. Doon sa tulog. Yun. Kaya ang ending, doon ako nakabili sa may airport. Di hamak na mas mahal. Kaya nga, o. Oh. Ayan, oh, Toto in June. So, gusto niyo ano, bumili, sarap. Baka sampu lang ang sarap, ha? Ha? Oh. Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag nagbibigay tayo ng pasalubong, alam yung masaya tayo, di ba? Tapos malaman natin na hindi pala masarap yung naibinan natin pasalubong. Parang, yun. Hindi natin pwede sabihin na huwag na kayo magreklamo, pasalubong lang naman yan, libre nyo lang naman nakuha yan sa, di ba? Hmm. Oh, yung iba, di magreklamo kasi sasabihin nila na hindi naman masarap, pero siyempre, keep quiet na lang sila, di ba? Kasi pwede baka ma-offend tayo. Hindi na sila makaulit na pasalubong. At pangalawa naman, yung mga Tagalog, wala silang idea kung gano'ng kasarap ang pumilo sa Davao. Minsan nakakalimutan gano'ng basta kahit yung ano, pinaka-low class na pumilo sa Davao. Basta kay galing Davao, masarap na yan sa kanila. Mm. Mm-hmm. So sarap, oh. Juicy. So yun, mayroon ako mapasalubong sa ano, mga kamag-anak natin na ilang taon nang hindi naka-uwi ng Davao. Pumilo talaga, gusto nila yung mga Tagalog. Pumilo. Gusto nila. Durian, hindi sila masyadong ano, parang hindi sila sure kung gusto madila, kaya doon sila sa pumilo. Kasi nakatikin na sa ng pumilo kasi wala sobrang mahal, no? 150, 200 yung kilo sa mall. Daming tao. Hmm? So yun, no? Bali, itong vlog natin, ano, iba to sa nagdaan nung ano, nung huling December 31, 2022, January 1, at ngayon naman ay January 3. Ibig sabihin, yung mga may pwesto rito, hindi talaga sila lugi, no? Talagang tuloy-tuloy ang kailang hanap buhay. Hindi siya seasonal, hindi siya occasional. Talagang whole year round, talagang may income, may kita. Basta wag lang talagang magdilubyo. Noong January 1 hanggang doon lang, no, sa mayong may massage area. So ngayon dito na, dire-diretso na yung ano, pwesto. Sports bra, 25. So yun lang, no, titer tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Yan mga bedsheets, comforter, okay, sapatos. Sige raw, magkano? Tagpila, Dre, ate? 180? 200. Kani mga inani, te, pila man na, te? 750 Sketcher. Napayhangin, siyempre. Oy, okay, good. 750, 700, 200. Okay. Sling bag. Okay, so dito tayo. At dito nagtatapos yung ating vlog, no? So for today's video, Rojas Night Market, regular day, January 3, 2023. Marami pa rin tao as usual, no? So ang daling makamove on ng ating mga kababayang mga Davaoenyo mula sa mga
kalibat ka ng party, kainan, lahat-lahat, no? Ng mga pa-events, sobrang dami. So, ito balik, Rojas Night Market agad. At, yun, namimili, namamasyal. So, yun lang, ingat, and bye-bye. At least, meron tayong update dito, na ganito pala yung tsura. Akala ko, like, it takes 1 week bago magiging lively ulit yung ating mga ganitong lugar sa Davao.